siya'y papurihan, Diyos ng lahat o papuri. Sa kaitaasan, siya'y papurihan, ngayon at magpakailanman. Umawit ang daigdigan, lahat ng naroroon. Umawit ang sangkatauhan, purihin ng Panginoon. Papuri sa kaitaasan, siya'y papurihan, Diyos ng lahat o papuri. Sa kaitaasan, siya'y papurihan, ngayon at magpakailanman. Sa ngala ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Ang pagpapala ng ating Panginoong Hesukristo, ang pag-ibig ng Diyos Ama, at ang pakikipagkaisa ng Espiritu Santo, naway sumainyong lahat. At sumaiyo rin. Mga kapatid kay Kristo at mga kadiboto, muli, tayo pong lahat ay tinipon ng ating Nuestro Padre, Jesus Nazareno, bilang kaanib ng angka ng Diyos. Tinipon niya tayong lahat sapagkat mahal niya tayo. Kaya dumulog po tayo sa ating maawaing Panginoon na nagpapatawad ng lubos. Inaamin ko sa makapangyarihang Diyos. At sa inyo mga kapatid, na lubha akong nagkasala sa isip, sa salita, sa gawa, at sa aking pagkukulang. Kaya isinasamo ko sa mahal na Birheng Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal, at sa inyo mga kapatid, na ako'y ipanalangin sa Panginoong ating Diyos. Kaawaan tayo ng makapangyarihang Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, kalugdan mo kami at pagbigyan na magkamit ng kaloob mong karagdagan upang sa maalab naming pananalig, pag-asa at pag-ibig, kami mamalaging tumatalima sa iyong kautusan sa pamamagitan ni Hesukristo kasama ng Espiritu Santo magpa sa walang hanggan. Amen. Magsiupo muna ang lahat. Pagbasa mula sa aklat ni Propeta Mikas. Patnubayan mo ang iyong bayan, Panginoon, ang bayan na iyong hinirang. Nag-iisa siya sa gitna ng matabang lupain. Bayaan mo silang manirahan sa magandang pastulan ng basan at galaad. Magpakita ka sa amin ng mga kababalagan tulad noong inilabas mo sa Ehipto ang iyong bayan. Wala nang ibang Diyos na tulad mo. Pinatatawad mo ang mga kasalanan ng nalabi sa bayan mong hinirang. Hindi ka nagkikimkim ng galit. Sa halip ay ipinadarama mo sa kanila ang tapat mong pagmamahal. Muli kang nahahabag sa amin. Limutin mo ang pagkakasala namin at ihahagis sa kailaliman ng dagat. Ipamamalas mo ang iyong katapatan sa Israel at ang walang maliw na pag-ibig sa angka ni Abraham, gaya ng iyong pinangako sa aming mga magulang mula pa ng unang panahon. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Pag-ibig mo'y ipakita, iligtas kami sa dusa. Pag-ibig mo'y ipakita, iligtas kami sa dusa. Ikaw, O Poon, maging mapagbigay sa iyong bayan. Pinasagana mo't muling pinaunlad ang bayang Israel. Yaong kasamaan ng mga anak mo'y nilimot mong tunay. Pinatawad sila sa nagawa nilang mga kasalanan.
Ang taglay mong puot ay ginawa nila'y sa'yo'y inalis. Tinalekdan mo na at iyong nilimot ang matinding galit. Pag-ibig mo'y ipakita, iligtas kami sa dusa. Kaya naman poon, ibalik mo sana ang iyong pagdingap. Ang pagkamuhi mo aming nadaramay, limutin ng ganap. Ang pagkagalit mo at puot sa amin, wala na bang hanggan? Di na ba lulubag? Di na matatapos ang galit mong iyan? Pag-ibig mo'y ipakita, iligtas kami sa dusa. Ibangon mo kami, sana ibalik mo ang nawalang lakas, at kaming lingkod mo ay pupurihin ka na taglay ang galak. Kaya ngayon poon, ipakita mo na ang pag-ibig mong wagas. Kami ay lingapin at sa kahirapan ay iyong iligtas. Pag-ibig mo'y ipakita, iligtas kami sa dusa. Magsitayo po ang lahat. Alleluia, 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 Alleluia. Ang sa'king nagmamahal, tutupad sa aking aral, amat ako'y mananahan. Alleluia, 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 Alleluia. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Mateo. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, samantalang nagsasalita pa si Jesus, dumating ang kaniyang ina at mga kapatid. Naghihintay sila sa labas at ibig siyang makausap. May nagsabi sa kanya, "Nasa labas po ang inyong ina at mga kapatid, at ibig kayong makausap." Ngunit sinabi ni Jesus, "Sino ang aking ina at sino-sino ang aking mga kapatid?" Itinuro niya ang kaniyang mga alagad at sinabi, "Ito ang aking ina at mga kapatid, sapagkat ang sinumang sumusunod sa kalooban ng aking amang nasa langit, ang siya kong ina at mga kapatid." Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Magsiupo mo ng lahat. Magandang umaga po sa inyong lahat, mga kapatid kay Kristo. Sa lahat po ng ating mga taga-subaybay sa iba't ibang online platforms at sa lahat ng ating mga kadiboto sa iba't ibang panig ng Pilipinas at maging sa buong mundo kung saan tayo ay naaabot ngayon ng ating live streaming. Mapayapang umaga din po sa inyong lahat. Purihin at dakilain natin ang ating Panginoon, ang mahal na poong Jesus Nazareno. Mga kapatid kay Kristo, narinig po natin sa araw na ito ang makapangyarihang pahayag ni Jesus Nazareno. Sino ang aking ina at sino ang aking mga kapatid? Itinuro niya ang kaniyang mga alagad at sinabi niyang, "Ito ang aking ina at ito ang aking mga kapatid, sapagkat ang sinumang sumusunod sa kalooban ng aking amang nasa langit ay ang siya kong ina at kapatid." Paano po ba tayo makikilala bilang mga anak ng Diyos? Kung tayo po ba ay miyembro ng isang ministry or organization sa loob ng simbahan,
Kung tayo po ba ay isang leader sa ating komunidad, kung tayo ba ay may posisyon sa ating lipunan, kung tayo ba ay maimpluwensya at maraming tauhan, hindi. Makikilala tayong mga anak ng Diyos kung tayo ay sumusunod sa kalooban ng Diyos. At ang isang palatandaan na ikaw ay sumusunod sa kalooban ng Diyos, kung ikaw unang-una palagawa ng mabuti. At ikalawa, kung ikaw ay marunong magmahal sa Diyos at marunong magmalasakit sa iyong kapwa. Maging member ka man ng iba't ibang ministries and organizations sa loob ng simbahan. Maging sikat na leader ka man sa iyong komunidad, may posisyon ka man sa lipunan, at may impluwensya ka man at maraming tauhan, kung hindi ka sumusunod sa kalooban ng Diyos at palagawa ka ng masama at hindi tama, ang lahat ng ito baliwala. Tandaan, hindi tinitingnan ng Diyos ang ating dunong at kagalingan. Tinitingnan ng Diyos ang laman ng ating mga puso. Maraming tao, magaling, matalino, mayaman at maimpluwensya, pero ginagamit ang katalinuhan at kagalingan sa paggawa ng korupsyon at panlalamang sa kapwa. Wala mang tayong pera, wala man tayong yaman, wala man tayong galing. Pero kung mabuti at malinis ang ating puso't kalooban, ito ang kinalulugdan ng Diyos Ama. Dahil ang pagsunod sa kalooban ng Diyos ay ang tunay na magbibigay kahulugan sa ating mga pagsasakripisyo at pagsusumikap sa buhay. Kaya nga, gumising ka man sa umaga, magsikap at magsakripisyo dahil pagpapayaman ang iyong inaatupag at hindi ka marunong magmalasakit at gumawa ng mabuti sa kapwa. Ang pagsusumikap mong ito, baliwala. Sapagkat ang pagsusumikap natin, nagkakaroon ng kabuluhan kung ito ay naaayon sa kalooban ng Diyos Ama. Kaya nga ang pagsunod sa kalooban ng Diyos ay ang dapat maging pangunahing layunin ng ating buhay. Uulitin ko po, dapat ang pagsunod sa kalooban ng Diyos ang maging pangunahing layunin ng ating buhay. Hindi upang magpayaman, hindi upang maging sikat, o hindi upang maging maimpluwensya sa lipunan, kung hindi upang maging mabuti, upang gumawa ng tama, at upang magmahal sa Diyos at magmalasakit sa ating kapwa. Alam po ninyo, dahil sa dakilang pag-ibig ng Diyos sa atin, kaya tayo ngayon may buhay at umiiral. Dahil hindi madamot ang Diyos, ipinagkaloob niya sa atin ang lahat ng biyaya at grasya upang tayo ay makasunod sa kalooban ng Diyos. Kaya nga maraming pagkakataon na masasabi nating we do not deserve the blessings and graces from God. Maraming bagay, maraming pagkakataon, maraming pangyayari, hindi tayo karapat-dapat sa mga pagpapala ng Diyos. Subalit,
sa kabila ng ating pagtalikod at pagsuway sa kanyang kalooban, tayo mismo hinahanap pa ng Diyos upang magbalik loob at muling makasunod sa kalooban ng Diyos. Mga kapatid kay Kristo at mga kadiboto, kung tutuusin, pwede naman tayong pabayaan ng Diyos kung kaniyang gugustuhin. Pero sadyang mabuti ang Diyos, sadyang ang kaniyang puso ay punong-puno ng kabutihan. Kaya't sa bawat sandali, hinahanap-hanap niya ang mga taong naliligaw ng landas. Sa kabila ng ating karumihan at mga pagkakasala, kung tayo ay magbabalik loob, bibigyan niya tayo ng bagong dangal, lilinisin niya tayo sa ating mga kasalanan at hindi siya magdadalawang isip na pagkalooban tayo ng buhay na walang hanggan upang sa gayon, habang tayo'y nabubuhay, makasunod tayong mabuti sa kalooban ng Ama. Amen. Purihin at dakilain natin ang ating Panginoon, ang mahal na poong Jesus Nazareno. Magsitayo po ang lahat. Minamahal kong mga kapatid, natitipon po tayo bilang isang komunidad. Humingi tayo sa Diyos Ama para sa ating mga pangangailangan at sa bawat panalangin ang atin pong itutugon. Ama, sa ngalan ng iyong anak, basbasan mo kami. Ama, sa ngalan ng iyong anak, basbasan mo kami. Ang simbahan naway maging santunay na pamilya na may pananalig sa kalooban ng Ama at sa turo ni Kristo, manalangin tayo. Ama, sa ngalan ng iyong anak, basbasan mo kami. Ang mga pinuno ng pamahalaan, naway huwag magpasa ng mga batas na labag sa ating pananampalataya at moralidad, manalangin tayo. Ama, sa ngalan ng iyong anak, basbasan mo kami. Ang mga pamilya, naway maging tunay na magkakapatid sa turing sa pamamagitan ng kanilang pagmamahal sa isa't isa, ayon sa kalooban ni Jesus, manalangin tayo. Ama, sa ngalan ng iyong anak, basbasan mo kami. Ang mga nagdurusa, naway pakitaan natin ang pagkalinga sa anumang paraan upang mapagaan ang kanilang dinadala at matulungan silang patuloy na magtiwala sa Diyos, manalangin tayo. Ama, sa ngalan ng iyong anak, basbasan mo kami. Ang mga tapat na yumao, naway makarating sa kanilang walang hanggang tahanan, manalangin tayo. Ama, sa ngalan ng iyong anak, basbasan mo kami. Isama din po natin sa ating mga panalangin sa mga sandaling ito, ang mga kapatid at kadiboto natin na nagdiriwang ng kanilang mga kaarawan, ang mga mag-asawang nagdiriwang ng anibersaryo ng kanilang mga kasal, ang mga kapamilya nating may sakit at may malubhang karamdaman, gayon din ang mga pamilyang nagugutom at walang makain. Naway ingatan, patnubayan at basbasan silang lagi ni Jesus Nazareno. Manalangin tayo. Ama, sa ngalan ng iyong anak, basbasan mo kami. Mapagmahal na Ama, gawin mo po kaming mga tapat na anak mo na masunurin sa iyong banal na kalooban. Hinihiling namin ito sa pamamagitan ni Kristo na aming Panginoon. Amen. Magsiupo muna ang lahat. Panginoon,
tagumpay at alak na iyong kaloob upang gunitain iyong buhay na inialay nang tayo'y magdiwang bilang isang sambayanan. Magsitayo po ang lahat. Manalangin kayo mga kapatid upang ang paghahain natin ay kalugdan ng Diyos amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay sa kapurihan niya at karangalan sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, lahat ng iyong mga paghahaing ipinag-utos noong araw ay iyong pinagtibay sa isang haing hantungan ng tanan. Tanggapin ang ginaganap ngayon ng inyong mga lingkod at basbasan mo ito ng kabanalang gaya ng iyong loob sa mga alay ni Abel na lubha mong ikinalugod upang ang mga handog ng bawat isang nagbigay para sambahin ang banal mong ngalan ay magkamit ng karagdagan mong kasiyahan sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpa sa walang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay ngang marapat na ikaw ay aming pasalamatan. Pinagbibigyan mong ito'y aming maihayag, kahit na ito'y walang anumang maidaragdag, sa kadakilaang sa iyo ay likas. Sa pagpupuri namin ang nakikinabang, ay kami ring iyong pinakikiharapan sa pamamagitan ng iyong anak na minamahal. Kaya kaisa ng mga anghel na nagsisiawit ng papuri sa iyo, nang walang humpay sa kalangitan, kami nagbubuni sa iyong kadakilaan. Santo, 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 Panginoong Diyos ng mga hukbo, napupuno ang langit at lupa ng kadakilaan mo, o sana sa kaitaasan. Pinagpala ang naparirito sa ngalan ng Panginoon, o sana sa kaitaasan. Magsilud po ang lahat. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan, kaya't sa pamamagitan ng iyong Espiritu ay gawin mo pong banal ang kaloob na ito upang para sa amin ay maging katawan at dugo ng aming Panginoong Jesucristo. Bago niya pinagtiis ang kusang loob na maging handog, hinawakan niya ang tinapay, pinasalamatan kaniya. Pinagatihati niya iyon, iniabot sa kaniyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at kanin. Ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo." Gayon din naman noong matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis, muli kaniyang pinasalamatan, iniabot niya ang kalis sa kaniyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo, ng bago at walang hanggang tipan, ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin ninyo ito sa pag-alaala sa akin." Magsitayo na po ang lahat. Ang misteryo ng pananampalataya. Si Kristo'y namatay, si Kristo'y nabuhay, si Kristo'y babalik sa wakas ng panahon. Ama, ginagawa po namin ngayon ang pag-alaala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak, kaya't iniaalay namin sa iyo ang tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis
na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami po'y nagpapasalamat dahil kami iyong minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo namin na kaming magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin mo po ang iyong simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig kay isa ni Francisco na aming Santo Papa at ni Jose na aming Obispo at ng Tanang Kaparian. Alalahanin mo rin ang mga kapatid naming na himlay nang may pag-asang sila'y muling mabubuhay. Gayon din ang lahat ng mga pumanaw. Kaawaan mo po sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kaawaan mo at pagindapatin kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaisa ng mahal na Birheng Maria na ina ng Diyos, ng kabiyak ng puso niyang si San Jose, kaisa ng mga apostol at ng lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo, maipagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa ikararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Hesu Kristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa kaniya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Sa tagubilin ng mga nakagagaling na utos at turo ni Jesus na Panginoon natin na Diyos, ipahayag po natin ng lakas loob. Ama namin, sumasalangit ka. Sambahin ang ngalan mo, mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa para ng sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw at patawarin mo kami sa aming mga sala para ng pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin. At huwag mo kaming ipahintulot sa tukso at iadya mo kami sa lahat ng masama. Hinihiling namin na kami iadya sa lahat ng masama. Pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan at ilayo sa lahat ng kapahamakan. Samantalang aming pinananabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Hesu Kristo. Sapagkat iyo ang kaharian at ang kapangyarihan at ang kapurihan magpakailanman. Amen. Panginoong Hesu Kristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo. Ang aking kapayapaan ang ibinibigay ko sa inyo. Tungayan mo ang aming pananampalataya at huwag ang aming pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo. At sumaiyo rin. Magbigayan po tayo ng kapayapaan sa isa't isa. Kordero ng Diyos, na nag-aalis ang mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos, na nag-aalis ang mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos, na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, ipagkaloob mo sa amin ang kapayapaan. Magsiluhod po ang lahat. Ito ang Kordero ng Diyos. Ito ang nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan. Mapalad ang inaanyayahan sa kaniyang piging. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Ipagsanggalang nawa tayo ng katawan at dugo ni Kristo para sa buhay na walang hanggan. Amen. Para sa lahat ng tatanggap ng banal na komunyon,
Sasagot po tayo ng aming pagkasabi ng pari o ng lay minister ng katawan ni Kristo at isubo agad sa bibig bagong mali sa harapan ng pari o lay minister. Sumunod po tayo. Saka sa Diyos ang mabuti gawin at manahan kang ligtas sa lupain. Sa Diyos mo hanapin ang kaligayahan at pangarap mo ay makakamtan ang iyong sarili sa Diyos mo hinagak pag magtiwalay ganap ang kabutihan mo ay magliliwanag katulad ng araw kung tanghaling tapat. Umasa ka sa Diyos ang mabuti gawin at manahan kang ligtas sa lupain. Si Diyos mo hanapin ang kaligayahan at pangarap mo ay makakamtan. Maaari na pong mabili ang librong Black Nazarene, Devotion and Discourse. Ito po ay compilation ng mga pag-aaral sa kasaysayan at debosyon sa mahal na pong Jesus Nazareno. Ito po ay nagkakahalaga ng 500 pesos. Ito po ay mabibili lamang sa ating parish finance office. Pagkatapos ng misa, wiwisitan po ang lahat ng banal na tubig. Pinakikiusapan ng lahat na manatili lamang muna sa inyong mga lugar. Tanging sa Quezon Boulevard o sa Plaza San Juan lamang ang labasan ng lahat. Sumunod po tayo. Maraming salamat po sa inyong pagdalaw at pagsisimba sa Basilica Menor at Pambansang Dambana ni Jesus Nazareno. Magsitayo po ang lahat. Manalangin tayo. Ama naming mapagbahal, manatili kang kapiling ng iyong sambayanan na ngayon'y pinapakinabang mo sa iyong sariling buhay at gawing mong kami pasulong na makahakbang mula sa dati naming pagkamakasalanan patungo sa pagbabagong nagdudulot ng iyong kabutihan sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpa sa walang hanggan. Amen. Mga kapatid kay Kristo at mga kadiboto, paano tayo makikilala bilang mga anak ng Diyos? Ang habili ni Jesus Nazareno, sumunod tayo sa kalooban ng Diyos Ama. At ang pagsunod sa kalooban ng Diyos ay makikita sa ating tama at mabubuting mga gawa. Kung tayo ay marunong magmahal sa Diyos at magmalasakit sa ating kapwa. Sumain niyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Pagbabasbas, mahal na poong Jesus Nazareno, inihayag mo sa pamamagitan ng krus ang walang maliw na pag-ibig ng Diyos sa sangkatauhan. Pakinggan mo ang kahilingan ng iyong angkan na nagsusumamo sa iyo. Makamtanawa nila ang iyong katugunan
at tanggapin ang kasagutan na may utang na loob na tinatanaw. Basbasan din po ninyo ang mga daladala nilang mga imahen at dasalan sa pamamagitan ng bendisyon na ito, naway maalala nila ang mga pangako nila noon sa binyag na ikaw ang kanilang iibigin at paglilingkuran bilang Panginoon magpa sa walang hanggan. Amen. At pagpalain po kayong lahat at ng inyong buong pamilya ng makapangyarihang Diyos, Ama, Anak, at Espiritu Santo. Amen. Umayo kayong taglay ang pag-ibig at kapayapaan ng Poong Jesus Nazareno. Salamat sa Diyos. Cristo Padre Jesus Nazareno, sinasamba ka namin, pinipintuho ka namin, aral mo ang aming buhay at kaligtasan. Cristo Padre Jesus Nazareno, iniktas mo kami sa kasalanan. Ang krus mong namatayan ay sagisat ng aming kaligtasan. Nuestro Padre Jesus Nazareno, dinarangal ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, niwalhati ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, dinarangal ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, niluwalhati ka namin.